How you started playing basketball? Ang nagsimula akong maglaro ng basketball idol siguro nung third year high school o or second year high school. Tapos, idol, late ko lang na realize na parang makakatulong pala yun sa pag-aaral basketball na gusto ko. Alam mo yun, parang akala ko dati parang laro-laro lang siya. Kaya yun, siguro nung third year ako parang nag-interest na akong maglaro. Kasi nga, parang paghahanda na rin, di ba? Why you choose JRU your first college school? Kasi yun kasi yung nagbigay ng opportunity sa akin, idol. Kaya yun, dun kasi ako unang napunta eh, from Quezon. Kasi parang may opportunity na parang, uy, punta ka dun sa JRU. Kaya yun, yun talaga yung unang school ko sa Manila. Kaya napunta ako sa JRU. Why you transfer to UE? Kasi time na yun, papaalis na rin si Coach Ferrell. Tapos parang, syempre, gusto ko parang gusto kong maglaro sa MOA tsaka sa Araneta idol. Parang dream come. Siyempre, naglalaro din yung NC, pero parang gusto ko yung ibang level ba, yung competition. Baga, di ba? Kaya, yun. Ginusto ko nang lumipat sa UE. Kasi para makapaglaro ko ng UAAP. How's experience playing UAAP? Okay naman siya, masaya. Parang ang dami mong matutunan kasi ang daming competitive na mga player at may school. Parang mapapawaw. Parang alam mo yun, parang siyempre isang probinsyano lang kami na makapaglaro. Ngayon, parang tinitake ko na lang na challenge tsaka at the same time pinahin ko lahat ng mga nangyayari sa UAAP. Kaya yun, masaya tsaka challenging. How hard to be team captain? Siyempre, mahirap at first. Kasi nga, di ba, parang kumbaga, ako kasi parang siraulo din kasi okay. Parang hindi siraulo sa ibang bagay. Parang comedy, ganun. Parang masayain lang. At first, hindi ko kayang tanggapin kasi nga kailangan mo maging seryoso, ganun. Ayaw ko pala, pero yun nga, parang siyempre may mga bagay talaga na kailangan mo i-accept para maging challenge siya yun. Na yun, parang masaya naman pala kung parang, alam mo yun, parang dapat manggagaling lahat sa'yo. Hindi naman lahat, parang baka magiging guide ka nila. Kaya yun, masaya naman ako, kaya mahirap. Kasi nga, parang may mga player na matitigas yung ulo, ganun. Eh wala kang magagawa, kailangan mo. Alam mo yun, kailangan silang tisin kasi nga teammate mo, di ba? Parang gusto mong kaltukan kaso bawal. What do you learn from Coach Santiago? Siguro yung naging biggest learn ko kay Coach Santiago, maban. Kailangan talaga maging lalaki ka sa kanya. Diba? Kasi siyempre si Coach Santiago. Kaya yun lang yung isang hindi ko makalimutan sa kanya kung paano lumaban. Hindi lang sa court, pati sa labas ng buhay niyo. Parang ganun. Kailangan mo talaga maging lalaki kung siya yung coach mo. How's teammate with Noel Remo Gat? Okay naman siya. Kumbaga, yung batang yun kasi masipag eh. Tsaka madisiplina. Kaya yun, parang kailangan mo makuha yun. Yung siguro kung nakuha ko sa kanya, yung pagiging masipag, extra, tsaka madisiplina talaga. Yun yung wala akong masabi. Para talagang yung laro niya, talagang deserve niya talaga yun. Kung paano siya maglaro ng UAAP. Kasi nakita ko kung paano siya nagtrabaho, paano niya pinaghandaan talaga lahat. Kaya yun, nakaka-inspired yung paano. Friendly question, can you beat one-on-one Gerard Wilson? Bangi! Siguro hindi niya ako kaya talaga. Alam niya yun. Pero hindi ko rin siya kaya yung sa taas. Kasi ilalim siguro. Pero overall, ewan ko, siguro magandang match-up talaga. Bangi ngayon yung bangi. Kasi unpredictable yung galaw. Siguro ako, hindi niya. Bangi. Why you choose jersey number 17? Yung 17 kasi parang yun sa papa ko eh. Kasi birthday niya kasi yun. Kaya yun.
pinili kong mag 17 sa last year ko kasi parang yun para yun sa papa ko. Birthday ng papa ko yun kasi wala na rin siya. Kasi siguro pag nakikita ko yung number na yun, parang syempre, parang lagi ko siya kasama. Top 3 toughest opponent players in UAAP. Siguro kami tatlo or isa lang. Ako. 3? Ako. Yung first beep sa matchup ko, BBAOA camp ko. Kasi di ba, MVP yun. Pero okay naman, parang every time makakalaban ko siya, parang nagbubus din yung parang kailangan kong level sa kanya. Di ba? Di ba, matcha-challenge ka, laki ng batang yun eh. Siguro 6'8", tas gawin maglaro stretch 4 na pwedeng all around. Kaya yun, lagay ko kay Campau. Kasi nga, pero okay yun, magandang challenge yun. Number 2 is si Balungay. Yung Teneo. Yung kasi yung mga matchup ko eh, talagang mga athletic gano'n. Pero okay naman. Tsaka yung number 3, okay. Pansano. Yung sa NU, alam mo yun, grabe. Matang yun, napaka-physical maglaro. Sa tuwing nakakalaban ko yun, parang grabe. Nagagaban siya, di ba? Parang yun, bibigay ko yung pansano. Yung sa NU, ah. If you get chance to be a PBA player, who do you want to face there? Siguro gusto kong makalaban si Ray Suerte. Kasi kababayan ko yun eh. Tapos every time nag-uusap ko eh, parang sinasabi niya sa akin, pag ikaw mag-PBA, hindi mo kaya patayin. Parang yun. Kaya yun, gusto kong makalaban si Ray. Parang, alam mo yun, pakita ko sa kanya. Pero idol yun. Yun lang, yun yung gusto kong makalaban si Ray. How so far playing in the MPBL? Okay naman. But, siyempre, nakakapanibago kasi professional. Yung physicality at saka yung mga tatalino ng mga player kasi siyempre nasa pro na yan. Kaya yun, magandang experience siguro yun para pagdating mo ng PBA, hindi ka na masyadong mahirapan. Pero siyempre, iba pa rin yung competition. Yung competition talaga sa MPBL talaga mahirap. Kasi puro physical, ganun. Kailangan mo ng condition yung katawan mo at pati utak mo, di ba? Kasi ang daming magagaling din. Yun, okay naman. Yun yung mahirap, pero kailangan mo talaga i-overcome yung hirap na yun. Last question, top 3 small forward in the NBA right now. Ipam. Pwede yun, di ba? Ipam, di ba? Yung single. Si Gordon. So yun yung playing style ni Gordon, di ba? Hindi siya ganun malaki yan, pero okay naman. Tsaka yung Butler. Siguro kay Jimmy Butler. Di ba? Kasi kita mo, pwede siyang pang all around. Ngayon, yung tatlong yun. Thank you for watching.